Kahanga-hangang biyaya, January 28, sa mga makilangit na dako. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Efeso Kapitulo 1 Versikulo 2. Sumainyo nawa ang biyaya, utang natin ang lahat sa walang bayad na biyaya ng Diyos. Ang biyaya sa tipan ay nagtalaga sa ating pag-aampon. Ang biyaya sa tagapagligtas ay nagdulot ng ating pagtubos, ating pagbabagong buhay, at ating kadakilaan sa pagiging tagapagmana kasama ni Kristo. Hindi dahil una nating minahal siya kaya tayo minahal ng Diyos, kundi, nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Bagaman sa pamamagitan ng ating pagsuway ay karapat-dapat tayo sa kagalitan at paghatol ng Diyos, gayunpaman, hindi niya tayo pinabayaan o iniwan upang makipagbuno sa kapangyarihan ng kaaway. Ipinaglalaban ng mga anghel sa langit ang ating mga laban para sa atin, at sa pakikipagtulungan sa kanila, maaari tayong magwagi laban sa mga kapangyarihan ng kasamaan. Hindi natin dapat natutunan ang kahulugan ng salitang ito na biyaya kung hindi tayo nagkasala. Mahal ng Diyos ang mga anghel na hindi nagkasala, na gumaganap sa kanyang paglilingkod at sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos, ngunit hindi niya sila binibigyan ng biyaya. Walang alam ang mga makalangit na nilalang na ito sa biyaya, hindi nila ito kinailangan kailanman, sapagkat hindi sila nagkasala. Ang biyaya ay katangian ng Diyos na ipinakita sa mga taong hindi karapat-dapat. Tayo mismo ay hindi naghanap nito, ngunit ito ay isinugo sa paghahanap sa atin. Nagagalak ang Diyos na ipagkaloob ang biyayang ito sa lahat ng nagugutom para rito, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil tayo ay lubos na hindi karapat-dapat. Ang ating pangangailangan ang kwalipikasyon na nagbibigay sa atin ng katiyakan na matatanggap natin ang kaloob na ito. Naghihintay ang kayamanan ng biyaya ng Diyos para sa pangangailangan ng bawat kaluluwang tigibsala. Paggagalingin, nito ang bawat espiritual na karamdaman. Sa pamamagitan nito ang mga puso ay maaaring malinis mula sa lahat ng karumihan. Ito ang lunas ng Ebanghelyo para sa lahat ng naniniwala. Maaari tayong gumawa ng pang-araw-araw na pagsulong sa pataas na landas tungo sa kabanalan ngunit gayunpaman ay makakatagpo pa rin tayo ng mas mataas na dapat abutin, ngunit ang bawat pagunat ng mga espiritual na kalamnan, bawat pagpapakahirap ng puso at utak, ay nagpapakita ng kasaganahan ng panustos ng biyaya na kinakailangan natin habang tayo'y sumusulong. Habang lalo nating pinagninilayan ang mga kayamanang ito, lalo nating aariin ang mga ito, at lalo nating ihahayag ang mga kabutihan ng sakripisyo ni Kristo, ang pag-iingat ng kanyang katwiran, ang kanyang hindi maipaliwanag na pag-ibig, ang kabuuan ng kanyang karunungan, at ang kanyang kapangyarihan upang iharap tayo sa Ama na walang dungis o kalibot o kahit ano paman.